Magandang araw mga ka-oriente. This is Conrad Bragado from VAS IT. Bali, yung video ito ay para sa ano sa fire alarm. May client tayo na nag-i-inquire at payos yung system nila kasi matagal nang hindi gumagana. Ngayon, may existing siyang system. Tinest natin siya, medyo hindi na okay yung panel niya, tapos mga luma na rin yung ano yung detectors niya. Ang tanong niya, if ever magpalit ako ng panel, gagana ba yung detector niya, which is ano different brand, magkaibang brand sila. Basically, pagka conventional smoke detector, conventional system, basically, dapat gagana. Usually, gumagana talaga. Ano lang ni client, gusto niya ma-insure. Although, tayo na experience na natin na magdagdag o magpalit ng ibang brand basta conventional. Pero mas highly recommended pa rin yung ano, yung same brand lalo na pagdating sa ano sa fire alarm. Ayun, ito nag-set up ako dito ng tatlong smoke detector. Ayun, di ba rin nag-set up ako ng tatlong smoke detector. Ito, pre-wired na to. Winarik ko na para hindi masyadong matagal yung ano natin, yung video. Ito yung luma, which is hiniram ko sa client para at least matest. Kasi medyo luma na rin, baka kailangan nung kailangan talaga yung preventive maintenance, pero para matest lang kung working pa siya. Ito yung luma, ito yung bago, which is ibang brand. Tapos ito pa, ito yung luma rin. Bali, ang nangyari dito, from the panel, merong lumang brand, yung lumang detector, this is different brand. Ito yung bagong detector, which is same brand ng panel natin. Tapos, ito yung luma pa rin, na galing pa rin kay client. Same brand sila nung nauna. Parehas sila na galing kay client, ito lang isa na nasa gitna para makita natin kung talagang gagana yung system. Yun. Tapos, ito yung ano, may end of line resistor. Ngayon, in-off ko lang yung ano nito, yung sound ng panel kasi medyo malakas masyado, maaga pa. Baka magreklamo yung mga kapitbahay. Yun, siguro power up ko na para makita niya. Wait lang. Ayun yung panel. Yung outlet, naka-outlet lang, although may switch dito. Yan, kita niyo. I-on ko na si outlet para medyo safe, kailangan natin maging you know, naka-open siya. Yun. Power on. Ayan, naka-off. On. Okay. On. Ayan, yung connection ng ano. Two-zone lang si panel since pang-test ko pa lang siya. Yung one zone lang yung gamit natin. Ayan. Ito yung normal na
Nakakita niyo sa panel, pagka naka-normal siya, ibig sabihin, working as normal condition, nakailaw siya ng ano ng green. Tapos, naka-normal ito. Para sa supply, ito, yan, naka-green lang din ito, AC power. Yan lang, pagka may iba pang lumabas na ilaw, ibig sabihin, may problema si panel. May problema yung system. Hindi lang si panel lang may problema, pati yung system. Yun, ngayon, test natin yung ano. Test natin yung smoke detector kasi para malaman natin kung gumagana ang test. Ito, meron ako ditong smoke detector tester. Usually, itong ginagamit natin sa pagtitest kahit sa client. Hindi tayo dapat gumamit ng mga papel, open flame, o kahit sigarilyo. Kasi napaka tsaka no smoking na ngayon eh. Ayun. Marami namang ibang brand dito. Yun. May makukuha naman tayo mga supply. Test ko na ito. Ito. Ayun. Nakita niyo umilaw. Ibig sabihin, may pumasok na smoke dito sa sensor niya. Sa photoelectric diode. Yeah. Tapos, hindi lang siya tumutunog kasi in-off ko yung sounder. Dinisconnect ko lang siya kasi masyado maingay. Nag-alarm na itong si smoke detector. Yan. Titingnan natin kay panel. Ayan, nag-a-alarm na siya. Nag-a-alarm na yung system natin. Kapag nakakabit yung mga sounder niyan, malakas yan. Standard na natin, nasa 95 dB plus yung sound. Ayan. Tapos makita mo dun sa zoning, since conventional to, may mga zone. Zone 1, 2, 3, 4, 5. Pero ito 2 zone lang. Ito lang ang ano dito, gagana. Eh, since 1 zone lang tayo, ayan. Kaya yun, nakakulay, may ilaw na kulay pula. Ibig sabihin, naka-alarm yung zone 1 natin. Ayun, tapos, pwede natin siyang i-reset. Ayan. Mag-reset siya, pabalik siya sa normal. Ayan, normal na uli yung panel niya. Normal na uli. Nawala na yung ilaw nung smoke detector. Ibig sabihin, gumagana talaga yung ano. Ibig sabihin, gumagana yung kahit ibang brand ang ating gamitin basta conventional. Pero para sure at maging kampante pa rin si client, halimbawa may na-encounter kayong ibang brand, hindi pa kayo biyasang gamitin, pwede namang ano yun eh, i-test mo muna. Laging i-test kasi mahirap na yung sabihin natin, okay, gagana. Tapos, in the long run, ay, hindi po pala pwedeng gumana. Diba? Pero as recommended, mas maganda, same brand, buong system, same brand para yung compatibility, wala tayong maging problema. Kasi usually, iba-iba kasi yung ano eh, yung mga end-of-line resistance nitong mga iba-ibang brand ng fire alarm. Ayun, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Yun, mabuhay. Thank you.